Sa panahon natin ngayon ay naging katuwang na natin ng ating mga alagang hayop sa ating pamumuhay. Pero alam nyo ba, noong panahon ng digmaan ay naging katuwang din ng mga kasundaluan ang mga hayop. At ang iilan sa mga hayop na ito ay nagligtas pa ng maraming buhay, naging bayani at tumatak sa kasaysayan tulad nila Sergeant Stubby at Corporal Wojek. Kung gusto nyong malaman ang kwento ng buhay nila Sergeant Stubby at Corporal Wojek, ay iiwan ko ang link sa description para mas mabilis nyong mahanap. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang kalapating nagligtas na maraming buhay sa panahon ng unang digmaang pandaigdig. Ito ay si Chair Ami. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo na ang subscribe button, ilike ang video ito at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Si Chair Ami ay isang male homing pigeon. Ang pangalan Chair Ami ay isang French word na may kahulugang dear friend. Si Chair Ami ay isang kalapating ibinigay ng pigeon fancier ng Britain para gamitin ng US Army Signal Corps sa France noong unang digmaang pandaigdig. Si Chair Ami at ang ibang kalapati ay sinanay sa ilalim ng American Pigeoners. Ginagamit ang kalapati bilang tagapaghatid mensahe noong panahon ng unang digmaan. Para kung sakaling magkaroon ng problema sa radyo, ay maaari silang gamitin upang maghatid ng mensahe. Noong October 1918, si Major Charles White Whittlesey kasama ang 550 American soldier ay natrap sa gilid ng burol, sa Meuse Argonne. Napakadelikado ng kalagayan nila. Nasa lugar sila behind the enemy lines, kapos sa pagkain at bala, at ang masama pa nito ay nakakatanggap na rin sila ng friendly fire mula sa artillery ng kanilang mismong kakampi dahil hindi alam ng mga ito ang kanilang lokasyon. Napapaligiran sila ng mga German. Halos 194 na lamang ang natitirang walang pinsala at hindi pa nahuhuli. Ang mga nagtatangkang tumakas o tumakbo ay madaling nahuhuli at napapatay. At ang artillery na dapat sumusuporta sa kanila ay direktang tumatama sa mismong kinaroroonan nila. Walang ma-receive na signal ang kanilang mga radyo, kaya wala silang magawa kundi paliparin ang kanilang kalapati, kahit na alam nila na madali itong mapapabagsak. At ang masama pa nito ay malalaman ang impormasyong nais nilang iparating sa kanilang base. Pinalipad nila ang unang kalapati na may sulat o mensahe na, "Many wounded, we cannot evacuate." Ngunit hindi pa ito tumatagal sa impapawid ay napabagsak na ito. Kaya muli silang nagpalipad ng kalapati na may mensahe na, "Men are suffering. Can support be sent?" Ngunit kagaya ng una ay napabagsak ito. Halos mawalan ng pag-asa sa Whittlesey hanggang pinalipad nito si Chair Ami na may dalang mensahe na, "We are along the road parallel to 276.4. Our own artillery is dropping a barrage directly on us. For heaven's sake, stop it." Habang sinusubukan ni Chair Ami lumipad papuntang headquarters ng mga Amerikano para magdala ng mensahe ay tinamaan ito. At bumagsak, halos mawalan ng pag-asa ang grupo ni Whittlesey nang makita nila ang pagbagsak ni Chair Ami. Pero muli itong lumipad, ngunit muli itong tinamaan ng bala. Pero pilit itong lumipad at lumayo papuntang base ng mga Amerikano. Nagawang makarating ni Chair Ami sa kanilang division headquarters sa layo na 40 kilometers sa loob ng 25 minutes. Halos mawala na ng buhay si Chair Ami nang makita ito. May tama ng bala sa dibdib at wala ng paningin ng isang mata at putol na ang isang paa. Dahil sa mga nagawa ni Chair Ami ay tinutuling siyang bayani ng 77 Infantry Division. Ginawa ng Army Medics ang lahat para masagip si Chair Ami. Noong gumaling ito ay naging one-legged bird na lang si Chair Ami. At dinala ito sa United States sakay ng isang bangka at nakipagkita ito kay General John Pershing. Ginawaran si Chair Ami ng Croix de Guerre Medal at Oak Leaf Cluster para sa heroic service nito sa pagdadala ng 12 important message sa Verdun. Namatay si Chair Ami sa Fort Monmouth, New Jersey noong June 13, 1919. At noong 1931, nahanay siya sa Racing Pigeon Hall of Fame. At nakatanggap siya ng Organized Bodies of American Racing Pigeon
Panzer bilang pagkilala sa kanyang serbisyo noong unang digmaan. Noong November 2019, siyang unang nagwagi ng Animals in War and Peace of Medal of Bravery kinawat sa kanya sa posthumously sa Capitol Hill Ceremony sa Washington, D.C.